Sec, yung question lang po, reaction lang po natin dun sa paano kala nabigyan ng emergency powers si Pangulong Duterte para maisaayos nga po ang PhilHealth. Para po sa inyo, ano ho kaya ang magagawa nito? Eh, syempre, unang-una, sinusuportahan natin yung wisdom ng Congress na bigyan ng special powers ang Pangulo para talagang mapabilis ang reforma ng PhilHealth at matugunan ang lahat ng mga kahinaan ng sistema o kakulangan at mapuno itong mga puwang at para magkaroon ng mas malakas o robust na social health insurance system ang bayan. So we support that. The wisdom of the Congress is worth all the support. Opo. Kayo po bilang chairman po, ex officio, ano po natin, ano po ang sa tingin ninyo na talagang reforma na kailangan nitong PhilHealth po, Sec? Well, ang tingin ko dyan talaga dahil siya may pinakamalaking membership database. Ang unang tutugunan dyan, yung sapat na information technology system, no? Mm-hmm. At kasi napakamahirap mong i-manage, no? Lalo na yan ay, kung di ako nagkakamali, mga 12 million claims ang pinoproseso niyan, ano? Mm-hmm. So 1 million a month, no? I-divide mo yun by 30 days. Ang dami niyan. Ang laki ng kakailanganin na information technology support para maisaayos ang buong sistema. Kasi mm-hmm. syempre, kunya, membership database, no? Claims processing, tapos actual reimbursements, tapos yung benefit development, benefit package development, yung monitoring, quality assurance. Ang daming mga moving parts ang PhilHealth. So kinakailangan talaga ang unang requirement ay maayos at comprehensive database management on top of a talagang sufficient IT support, no? Information Apo. Technology support. Mm-hmm. Apo. Sec, sa pagkakaupo po ano, ni Attorney Dante Geran, tama ho, bilang bagong Pangulo po ng PhilHealth, yung mga kailangan ho na characteristics na kailangan ng isang presidente ng PhilHealth ho, ay sa tingin niyo ho ba ay meron siya at siya ho ba ay talagang makakatulong naman sa PhilHealth? Oh, wala naman kaduda-duda doon dahil abogado siya, tapos CPA pa. So meron siyang value add at meron din siyang karanasan sa mga fraud, ano, sa anti-fraud activities. Hindi siya mm-hmm. pwedeng hindi siya pwedeng paikutan. Opo. No? Pero dahil, sa public health marunong kaya, siya sir? Sa mga Sorry. Lahat ng mga anti-fraud activities ke sa financial systems fraud, lahat yung mga yan, alam niya yan. Oh, pero sa public health po kaya, Sec, sa tingin ho ba natin, hindi ho ba na isang critical rin ho na characteristic na dapat meron ng isang presidente ng PhilHealth, yung maalam din ho sa public health? Ay, hindi naman problema dahil sa board naman meron tinatawag na public health expert na uupo. Ngayon nga lang kasi nag-resign yung member namin ng public health expert. Pero madali naman punuin yan at siya na ang panggagalingan ng kaalaman o sapat na impormasyon para maitugma yung public health issues or public health considerations sa National Health Insurance Program. Oo. Alam mo, partner Cory, ramdam ko yung Secretary Duque when he was saying that habang nangyayari itong IRM, for example, mess, yes. kung assuming na totoo yon, si Secretary daw ay abalang-abala. O nga naman, totoo with this naman, gigantic oo. Task sa kanyang kamay, sa ano. Siguro ang gustong malaman din na mga kababayan natin, Sec, habang ito ho ay nangyayari, you are chairman of the board ng PhilHealth, nasa kalihim kayo ng kalusugan, napakalapit sa inyo ng kagawarang ito, no? Should we say, mahal nyo ito. At ngayon, parang sa mga hearing po, sa mga balita, sa mga paper, nakikita ninyo itong mga anomaliyang ito. Anong naiisip po ninyo? Anong nararamdaman ninyo, Sec?
sa gitna ng ganitong mess sa loob po ng PhilHealth? Eh syempre masama, nakakasama ng loob dahil kaya nga iniimbestiga yan dahil ano ba nangyari dito, dahil yung objective nung una mukhang maayos naman para makatulong sa kaagaran pagtugon sa pandemyang COVID-19 binigyan ng suporta ang mga ospital, ano, pero baka sa implementation details baka doon nagkaroon ng problema. Again, which is now the subject of investigation. So titignan talaga kung ano ang nangyari. Kumbaga sa sakit, ida-diagnose mo muna bago mo talagang mabigyan ng tamang reseta o prescription. Kailangan alamin mo yung punot dulo nung naging problema ng sistema at himayin. At dapat may solusyon bawat aspeto ng problema. At ganun lang para talagang manumbalik sa tamang pamamalakad at sistema para hindi naman mapatid o maapektuhan ang benepisyo ng ating mga miyembro ng PhilHealth. All right. Opo. Kaya nga yan eh, unang tinugunan ng PhilHealth nung nag-leave muna si General Morales, nagluklok tayo kaagad. Ang board ay nagluklok ng OIC PCEO. At ngayon nga, meron ng bago, si Attorney Dante Geran. So, bigyan natin ng panahon si President CEO Geran na buuin yung kanyang team at saka buuin yung kanyang mga plano at kung paano niya ito isasagawa. Siyempre, ito ipipresent niya sa board at saka kay Pangulong Duterte kung ano yung kanyang strategic plan. Opo. Siguro a 3 to 5 year strategic plan. Mm-mm.